welcome back to my channel. So for today's episode, i-review natin yung K-drama na Celebrity. Kaka-upload lang niya sa Netflix kanina. Ewan ko, I'm not sure kung updated ako. Basta ka-upload lang niya this bagong-bago lang siya. So let's start. So advantage is magaling yung casting nila doon. So hindi ko nababanggitin yung mga pangalan kasi sa mga nanonood sa akin, hindi talaga ako mahilig sa names ng mga Korean actors. So, maganda yung casting nila. Then, second yung storyline. Maganda naman yung storyline, nakaka-intrigue yung pagkakakwento. So, nagba-back and forth yung past and present. So, maganda yung storyline at saka yung pagkaka-narrate. Pangatlo is yung costumes nila doon. Ang gaganda ng mga damit nila. Sa totoo lang, talagang maano ka na, mapapabili ka talaga. Kasi ang gaganda eh. Kung bibili ka talaga, so, ganda talaga. Yung mga costume na ginamit nila doon. Yung mga damit nila, ganyan. Fourth is graphics. So, meron mga graphics doon. Yung mga pictures na ginamit. So, magaganda yung pagkaka-layout sa screen kung papanoorin mo siya. Disadvantage, ang nakikita ko, yung OST. Walang masyadong music dito. Girl, puro salita. Wala masyadong sounds. Wala ka songs na maano. Then, pangalawa is yung cinematography. Maganda yung mga shots nila doon. Kaya lang parang wala akong nakakaano na, wow, ang ganda ng shot na to. Parang pwedeng pang screensaver. Walang ganun, girl. Na sobrang intense ng mga pangyayari. Pangatlo, disadvantage, nakulangan ako doon sa kilig factor. Nakulangan ako doon sa parang, alam mo yung masyadong, parang nawala yung romance. Na, puro naging naging problem. Wala kang pangbawi ba? Pangbawi man lang ng kilig dun sa stress mo. Kulang. Bilang lang sa daliri mo yung mga kilig factors or kilig eksena. Dun ako nakulangan. Then, ewan ko kung advantage to or disadvantage. 12 episodes lang siya. So, hindi ko alam kung magsi-season 2 sila, kung anong balak nila sa buhay nila. Pero, advantage kasi mabilis mong matapos. Natapos ko siya in one day, 12 hours. Disadvantage siya kasi parang beaten, parang minadali, ganun. So, yun yung review ko. O, sige, ito na. Real talk na, real talk. So, marami naman ako natutunan, girl. Lalo na sa mga taong katulad ko na nasa social media, nasa YouTube. So, lahat naman, hindi naman sa lahat. Huwag na natin masyado i-generalize. Pero, 99.9%. Hindi, joke. Pero, real talk. Siyempre, lahat naman ng YouTuber, Instagram, lahat naman na nasa social media, wala naman tatanggi kung maging viral sila or magkaroon sila ng millions of followers. Kasi ako, nakatanggap lang ako ng try and review na libreng products, di ba? Parang mas ang saya-saya ko na. Eh, what's more, yung araw-araw punong-puno ng boxes, yung punong-puno ng boxes yung bahay mo na pinapadala, as in lahat, washing machine, laptop, beauty products, and jewelries. Diba nakakaloka? Libre lahat yun, girl. Pagpunta mo na salon, libre din lahat. So, sino naman ang tatanggi, di ba? Lalo na yung... Sorry, naputol yung sinasabi ko. Next, na pala to? Kabilang video pala. O, yun na nga. So, nawala ako. May tumawag kasi. I'm so sorry, nawala ako sa, sa real talk ko. Siyempre, lahat naman ng influencer na gusto mag-viral, gusto makatanggap ng mga freebies. Siyempre naman, sino naman yung hindi? Libreng damit, libreng almost everything. Lalo na yung mga skincare at higit sa lahat yung makeup, libreng makeup. So, diba? So,
Marami kayong matututunan, lalo na pag ano kayo, kung mahilig kayo sa social media. Tapos dito din lumalabas yung dynamics ng relationship, ng friendship, ng magulang, din sa magulang. Is parang makikita mo yung pagka-greediness ng mga tao. Na parang sabi mo, wait lang, sandali lang, hanggang dito lang muna tayo. Pero dahil nga gusto nilang kumita or gusto nilang mag-expand, talagang to the point na go, 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 kahit na parang ayaw. Sa sarili mo, ayaw mo, pero parang masusway ka rin ng mga mahal mo sa buhay. Parang ngayon ko lang din na-realize nung ito nang pagtapos nung ano. Pero worth it ba talaga yung pinagdaanan niya? Parang spoiler alert, nakulong yung nanay mo, namatay yung yung tito mo, yung inaano mong tito mo, parang naaksidente yung mga mahal, yung boyfriend mo. Parang worth it ba talaga lahat ng fame and ano, luxury? Pero sa totoo lang, tinanggal ko na yung Instagram ko sa cellphone ko kasi yung cellphone ko hindi siya puno na siya. Luma na kasi. Wala na. Pero sabi ko, pag nakakita ko na 1,000 subscribers, bibili akong bagong cellphone. Anyways, matagal pa yon, so hindi muna ako bibiling cellphone. Anyways, ano yun lang yung naisip ko. Parang maraming, lahat, sa lahat ng mga influencers dyan at mga gusto mag-influencers, parang yung cheat code ng pagiging viral or pagiging successful influencer, with it comes with a risk. You have to pay. Hindi siya libre, girl. Hindi siya libre, may kapalit. So you decide if it's worth it or not. So dito sa K-drama na to, kung i-rate ko siya from 1 to 10, siguro 7, solid 7. Kasi natapos ko naman siya. Hindi ako nag-fast forward nung mga bandang ano na last episodes na ako nag-fast forward. Na-enjoy ko naman siya. At saka marami akong natutunan sa kanya. So thank you very much for watching. Sorry, sobrang busy ko to. Parang nawala yung ano ko. Sobrang busy ko and wala lang. Ngayon na lang ako parang ginanahan ulit mag-YouTube. So, thank you sa lahat ng subscribers ko. And, see you again next time. Kindly like, kahit mag-dislike, okay lang. And subscribe. Comment down below kung may gusto kayong malaman tungkol sa series na to. Or sa, may tatanong kayo. Comment lang kayo. Okay, see you again next time. Ciao!